ang thrilling challenge sa episode na ito. Dahil mas naging malalaki ang mga alon sa parteng ito, ay na-experience niya tuloy ang buhis-buhay na pagsaguang mag-isa para malampasan ang naglalakihang mga lagaslas. Cagayan de Oro, isa sa kilalang lugar para sa whitewater rafting. Ito yung extreme sports na talagang magpapakasawa ka sa lagaslas ng tubig. So, we're here in the Cagayan de Oro River. No? So this is the whitewater rafting capital of the Philippines. Huh? Obviously, ito rin ang magiging adventure natin sa docu-reality challenge na ito. Ang challenge ngayong araw ay malampasan ang mga rapids sa lower section ng Cagayan River. Mayroong 14 nag-major rapids sa section na ito. At aabot sa mga 4 o 5 oras pataas mula sa launching area hanggang sa Pelaez Bridge. The lower section is 14 major rapids. So with that stretch of river, it will take us around 4 hours of whitewater rafting sa ilog mismo. Depends on the water level. Now, yung water level natin today is medium. So kung napapansin nyo, so the color of the water is brown. Hindi ibig sabihin pag brown ang kulay ng tubig, ito ay brown water rafting. Ano? Tulad ng dati, may mga guest tayo na susubukang malampasan ang challenge sa episode na ito. At yun nga, ang magkaribal na sina Raymark aka Sub-Zero at sa Dong aka Scorpion, dalawang weirdo. Yung mga kasama niya may masks. Ang siyang nag-volunteer bilang mga paddlers para sa scouting ng mga routes at obstacles sa section ng ilog na ito. Ang siyang ating magiging challengers ngayon. So when they had it, I was actually excited. At isang dokumentarista na si Geek Adventurer aka Sepshima, isa ring weirdo, ang magbi-video document ng mga kaganapan. Si Geek Adventurer ay nagahanap ng something to do here in Cagayan. Siya kasi nagdo-document ng mga adventures. Which is, yung whitewater rafting is, he wants to document it. Now, we also did the one of the dangerous rapids. So, tinitingnan natin for some time. Sasakay sila sa whitewater raft upang maging main paddler ng Bolza. Nandito kami para sa scout as paddlers para kasama yung guide. Kahit na mortal kaming magkaaway sa video games or sa movie, we're here in this industry na magkasama para yun nga, safe na madala yung gas namin. Hindi lang sa industry na to, kailangan din natin magtulungan lagi kasi minsan di talaga kaya natin na mag-isa, so kailangan talaga natin makasama, kaya ayun. Magandang mensahe tungkol sa pagtutulungan, pero makasurvive kaya ng buhay itong ating mga challengers sa ilog ng Cagayan. Para sa kaalaman ng lahat, itong sports na ito ay sadyang mapanganib kung hindi mo alam ang ginagawa mo. Maari kang tumalsik mula sa balsa at lamunin ang rumaragasang alon at lagaslas ng tubig. O kaya naman ay sumalpok ka sa malalaking bato, at talaga namang may mga namatay na sa sports na ito. Kaya naman talagang kailangang may kasamang eksperto na magmamaniobra ng bangka upang hindi tumaob at malunod ang mga sakay nito. Bukod pa dito, ang dalawang weirdo na ating tagasagwan, at pati na rin ang documentarista, ay pawang nakasuot ng mga character mask. Ito ang isa sa karagdagang challenge ng ating mga adventurer dahil magiging mahirap para sa kanila pag nagsimula silang hingalin sa kanilang patuloy na pagsaguan. Kaya naman ini-explain itong ating river guide expert na si Boatman Yuri ang mga dapat gawin tungkol sa pagsaguan sa whitewater rapids. Kasama na ang iba pang safety measures na dapat malaman ng lahat.
yung sa rapids, pag yung tubig doon, pag yung at saka yung obstacle, yung obstruction, no? Pag nagmix yung mga element na yon, gumagawa sila ng bubbles. Yung bubbles na nakikreate doon, kahit anong kulay ng tubig dito, maging clear man yan, brown man yan, when it comes to the rapid, it's white. No? So, kaya it's white water rafting. Now, pag nag-rafting naman tayo sa Great Lakes, water, tawag dyan, rafting na. But, when you pass through a rapid, it's called white water rafting. So, that's what makes it fun and exciting. So, one of what we do here in Tagaydor River, katulad nga ngayon, we did scouting and surveying. That's to keep people who goes here safe, yet still having fun. So, nagtatulungan kami para i-guide yung kasama nun yung safety. Tinitingnan namin yung mga obstacles din, mga obstruction din. Katulad kanina, sa isa sa mga na-scout natin, may mga branches na nasa tubig mismo. Alright, get stuck on rocks. So yun yung mga area na yun yung titingnan natin in future trips kung meron naman. So yun yung mga iiwasan natin. Now, we also did the one of the dangerous rapids. So tinitingnan natin kung saan tayo pwedeng dumaan na safe ang lahat. So, as paddlers, kailangan din namin malaman kung anong mga daan para for us matulungan namin yung guide. So, that's one of the pinagtutuunan ng pansin, whitewater rafting sa Cagayan de Oro. Not only with Buksay, but with all of the rafting outfitters of Cagayan de Oro City. At yun nga, nagsimula ng maglakbay ang grupo sa mga rapids ng Cagayan River. Sa mga unang bahagi ng ilog, ay banayad lamang ang mga rapids at mahaba-haba ang mga kalmanteng parte ng kanilang ruta. Sa araw na ito ay may kasabay rin silang isa pang balsa, na sakay naman ang iba pang guest, na si Cassandra at ang kanyang mga kagrupo. Sa activity ito, we have two rafts. Yung first raft is yung for our mga friends ko na kasama ko for this activity. And the other one is for sa crew ni Pinoy Geek Adventurer. Hello, boy. Forward, forward. Sa kanilang patuloy na paglalakbay ay paminsang namumulot ng mga basura ang grupo, bagay na kanilang regular na ginagawa sa tuwing may expedition. This is one of the advocacies of mostly from us Buksay, but all of the whitewater rafting companies also. We try to keep this river as clean as possible. So with us with Buksay, we do, from time to time, we do clean up drives here in the river. So, nagwi-welcome din kami ng mga groups na gusto mag-clean up drive. No? So, isa yun sa mga ginagawa natin. We keep this river clean, we keep this safe, no? As much as possible. Ang challenge naman ngayon sa mga manunood ay kung paano mapanatili ang ganda ng kalikasan sa kanilang munting paraan. Yung mga activities dito na nakasira ng ilog, kinag-ano natin. Alam na yung ibang mga ginagawa, we are against it, lalo na pag nakakasira. But most of it is just to keep the river clean and safe for you guys. Sa kalagitnaan ng kanilang adventure ay pansamantalang nagpahinga ang grupo para mananghalian. We have a break and lunch time na. Tumigil sila sa isang sirang kubo sa liblib na parte ng Cagayan. At dito nagsipaghanda ng makakain ang mga naka-assign. Dito pinakita ng kasama nilang local MacGyver na si Mang Kaloy ang kanyang gilas sa pagluluto. Sapagkat kahit kulang sa kagamitan, dahil may isang call okoy na nakalimot magdala ng mga dapat dalhin,
ay madiskarte pa rin nakapagluto itong si Mang Kaloy. Gamit ang anumang bagay o halaman sa paligid ay maayos niyang naihanda at nailuto ang kanilang magiging pananghalian. Yun nga lang malalaman natin kung masarap naman ba ang kanyang patiyam na luto. Maya-maya pa ay masayang kumain ang grupo, na akalain nyo yun, kahit kulang sa tamang sangkap ay sobrang sarap na sarap sa pagkain ng lahat. O baka naman dahil sa gutom na sila kaya wala nang reklamo kung ano man ang maging lasa ng pagkain. Sa ganitong pagkakataon ay galit-galit muna silang nag-boodle fight at inatake ang iba't ibang putahing niluto ni Mang Kaloy. Sa kalaunan ay talagang matira ang matibay at si Cassandra ang nagwagi rito. Ako na lang natin sa pagkainan because I really enjoy their food. Matapos kumain ay nag-relax ang grupo dahil mamaya ay susuong sila sa mas challenging na huling. Matapos magpahinga ay muling sumabak ang grupo dahil nagsimula ng pumatak ang ulan. Delikado ang ganito dahil pag lumakas pa ang buhos ng ulan ay maaring bamaha at lumaki ang tubig. Maaring umabot sa class 5 pataas ang rapids at tiyak na maari silang mawash out ng malakas na daloy at bangkay na lang silang pupulutin sa Cagayan de Oro Bay. Sa kalaunan ay unti-unti nang lumalaki ang mga lagaslas o rapids na kanilang sinasagwan. Pero dahil talagang dedicated itong ating mga challenger ay sige lang sila sa kanilang trabaho. Tuwang-tuwa naman ang mga kolokoy sa tuwing rumaragasa sila sa mga lagaslas. Maya-maya pa ay pumalit si Gixep Shima kay Dong para subukan kung paano maranasan ang pagsagwan sa whitewater. Sinubukan rin niyang sumakay sa single raft para makuna ng malawak na anggulo ang buong kaganapan ng adventure. Subalit dahil mas naging malalaki ang mga alon sa parteng ito, ay na-experience niya tuloy ang buwis buhay na pagsagwang mag-isa para malampasan ang naglalakihang mga lagaslas. Malang hindi tumaob ang kanyang basa at naipagpatuloy niya ang kanyang pagbivideo sa huling parte ng kanilang adventure. We also did the one of the major strategies in Mindanao kung saan tayo pwede sumano. Kaya naman definitely. Napasado ang grado natin sa ating mga challengers sa episode na ito. Dahil kahit may suot na mask ang ating mga bida ay matagumpay na naisagawa nila ang kani-kanilang role sa whitewater paddling. Ang dalawang kolokoy na sina Sub-Zero at Scorpion ay maayos na naisgawa ang kanilang pagsasagwan. At lahat ay maayos din namang naidokumento ng ating dokumentarista na si Geek Adventurer aka Septima. Talaga namang nalampasan nila ang mga alon sa Cagayan River. Eh ang mga alon naman sa dagat, malampasan rin kaya nila. Abangan natin ang kanilang sunod na magiging adventures.